Mabuhay! This is our second premiere. Please stay until end at all attendees, my mga pre-WH na naman and free shout out. Thank you so much. Stay until end, guys. Ito siya, guys. Ang ganda ng aking paprika. Ang ganda ng aking paprika kasing ganda ko. Ay, charot. Ayan, guys. Oh, yung kanyang bunga. Pero guys, nagtaglamig na guys. Malamig na. So, malapit na itong masisira. So, bago ito masira, pag nakabili ako ng hipon at gata, akin itong gagataan. Gagataan ko yung dahon nila. Actually, hindi ko naman ito tinanim eh. Yung ginawa kong salad na paprika, yung buto niya, yung last year, hinagis ko lang dito. Tapos yun, nabuhay sila, ilang puno. So, nareplant ko yan. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong puno yung lumaki. Yan. Tapos, nung nakaraan, nagkaroon na siya ng bunga banda rito. Kaya lang nahulog. Malamang ito mahuhulog lang din. Ganun. Tapos, aking ipapakita sa inyo ngayon or aking ipavlog ko ngayon is papaano ko i-preserve yung aking lemongrass during winter. Then, let's go. Ito siya guys, ang lemongrass. And I have here, lagayan ng ampalaya, tsaka sili. May plastic ako, lagayan ko ng panglad. Yung this. Watch until end at isi-share ko sa inyo kung paano ako mag-preserve ng panglad during summer, during winter. Kasi kung itong dahon ngayon, kung hindi ko sila ikakat, mamamatay lang sila sa lamig. Maano lang sila matutuyo sa lamig, so sayang. So this way is the best way to preserve lemongrass na pwede mo siyang gawing tea at pang spice ng mga luto mo. Yun. Then let's go here. So, ayan siya guys. Pinat ko lang siya, yung dahon. Tapos, tinira ko yung puno. Kasi yung puno, kahit nga ito kaliliit, inaano ko siya, hindi ko siya sinasayang. Kasi organic ito. Tsaka, mahal ang lemongrass dito. Yun. Ayan. Swerte ako at mayroon akong lupang napagtaniman. So, nakakapag-alaga ako ng, nakapagtanim ako ng lemongrass. Yun. Ayan siya guys, yung puno niya na to. Is yung iba ititira ko before talaga mag-start ang winter, magkakaroon pa yun ng bagong dahon. So yung bagong dahon niya, yun yung magselbing mag-cover sa kanya during taglamig. Ganun. So yung iba naman, katulad nito, tatanggalin ko lang din to kasi i-replant ko siya para mailalagay ko sa warm place during taglamig. So ganun. Huwag siyang isagad para mayroon siyang chance na magkaroon pa ng dahon. Tapos yung dahon yung yun yung magiging cover niya sa taglamig season. Kasi mamamatay lang ito eh, kapag hindi siya tinanggal. Yan. Tapos i-replant ko yung iba. Yung iba, yan. Itong parte na ito, kasi dito, pag winter, naiinitan siya. So, hindi ko siya tatanggalin. Yung dalawa lang nandoon. Yan, nasira na pala tayo ako. Ito, solar light. Yun. Ito yung best season kasi hindi pa naman talaga sobrang lamig. Kumbaga nag-start pa lang yung autumn. So sa gabi pa lang malamig. To, tanghali kapag may araw mainit pa. So may chance pa silang magkaroon ng bagong dahon. Ganun. Kasi ang lemongrass ito guys, super expensive. Tapos hindi ka makakabili ng fresh, kundi frozen. Product siya ng Vietnam. So I'm so lucky na mayroon akong maliit na space. Hindi ito backyard guys, front yard ito. Parking ito ng sasakyan. Since wala kaming sasakyan, ilupa naman siya.
So, ginawaan ko siya ng paraan para makapagtanim ako. Tapos, ang story ng aking lemongrass, guys. Kasi may nagtatanong sa akin kung saan ako bumili ng lemongrass. Sabi ko, hindi ko ito binili. Bit-bit ito ng aking brother. Nung umuwi sila sa from Canada to Philippines, tapos dumaan sila dito sa amin sa Japan, nagpadala ako ng mga siguro ganito karaming puno. Galing Cebu. Galing sa tanim ng mama ko sa Cebu at saka galing din sa aking sister na sa Laguna, San Pedro, Laguna. So, ano siya, hindi siya basta-basta na nabibili kung saan-saan kasi may mga party dito ng mga store sa Japan na may binibintang lemongrass. Dito sa banda sa amin, wala pa ako nakita na may binibintang puno. Frozen lang nakikita ko. Pero yung puno mismo, hindi pa ako nakakita dito banda sa amin na may binibintang lemongrass. So, sobrang ano siya, special na tanim. At napakalaking na itulong dito sa aming kalusugan nung time kami ay nung 2019 December, inubo kami ng sobrang-sobra na may kasamang lagnat na pananakit sa katawan na hindi namin mawari kung ano yung pakiramdam namin ng aking mga anak. Kaming tatlo mismo hindi ako pumunta sa ospital, hindi ako bumili ng gamot. Ito lang lemongrass lang, buti lang nung time na yon, ang dami naming na frozen, ang dami halos naman ng ref ko is puro frozen na lemongrass. So inilaga ko lang yun ang ilaga every night. Yun ang iniinom namin. Sa awa ng Diyos, guys, gumaling kami. So since that time, noon pa naman, before mangyari sa amin, umiinom na talaga kami ng lemongrass pero hindi lagi-lagi. But nung time na yon, talagang kung sa linggo may pas, wala akong pasok, pinapainom ko sila even tanghali. Tapos mostly talaga every night pinapainom ko sila. Kaming tatlo, mag-ilaga ako ng tatlong ulo, tatlong ganito, or dahon, mga ganito karami, ikakat ko yan tapos ilalaga ko siya. Yun talaga ang nakatulong sa amin na gumaling kami doon sa ubunga. Grabe talaga, tapos may kasamang lagnat, ganun. Hindi ako nagpa-check nun kasi nag-start na ang COVID nung time na yun. Hindi pa ganun kalakasan pero nag-start na siya. So hindi na kami nagpa-check kasi sigurado magiging positive kami. Ito lang tumulong sa amin, lemongrass. Kaya talagang pinapahalagahan ko ang tanim na to kasi napaka miracle na to para sa buhay naming tatlo. So ayan guys, ipakita ko sa inyo kung paano ko siya i-preserve, no? Then let's continue. Ayan guys, ang dami na. Ayan, ang dami na rin. Tapos meron pa doon isang phone na kukuhaan ko. Tapos muna tayo ng sili. Tapos muna ako ng sili. Ayan. Itong sili na to, malambot na kasi siya eh. Hindi pwedeng patagalin sa puno. Nakamalata. Eh, paulan-ulan pa naman. Yung pula ang kukunin ko. Tapos magkaroon siya ng bagong bulaklak. Yung kanyang bagong bulaklak, pwede pa mabuo yan. Magiging bunga pa yan before magtaglamig talaga. Yun. Organic kasi mahilig ako sa sili. During winter, yung ganito kaliliit, iniinom ko yan guys, isang piraso every morning. Yan yung tumutulong sa akin na magiging hot yung katawan ko. Nasanay na ako. So kaya talaga ako natatanim ng ganito. Kahit nga green eh, ginagawa ko siya kasi kailangan sa katawan, kapag taglamig, kailangan mo ng sili para makatulong, magiging warm yung iyong katawan. Tapos anti-ano din siya, anti-bacterial din siya, at saka antioxidant. So wag lang din magpasobra dahil hindi rin maganda ang sobra sa kakain ng sili. Maaring malata ang yung bituka. Tama lang, lahat naman ng sobra is hindi maganda. Diba? So yan, i-air dry ko lang siya sa loob ng parte ng aking kitchen. Yun lang ang aking ginagawa sa kanya. Hindi ko na siya ilalagay sa frozen. So i-air dry ko lang siya. Ayan guys, first time ko makakita ng twin. Isang flower niya, nagkaroon siya ng dalawang bunga. Oh, cute. Tapos ito yung harvest ko na ampalaya, organic ampalaya from my garden. Igigisa ko yan sa seafoods. Then kahit paano yan, naka-harvest din ng organic sili. Kung hindi sana magtaglamig, pwede mo pang pabungahin na ilang beses yan. Kaya lang, pag nagtaglamig, patay na talaga sila. Ayan guys, grabe ang bunga ng aking ampalaya. Apat na lang lutuin ko. Grabe ang bunga ng aking ampalaya. Yun. Tapos, nagpaplano ako magluto ako ng munggo. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakabili ng munggo. Kasi ang daming dahon. Ayan o, daming dahon. Nag-yellow. Mag-start na mag-yellow eh. Ayan, nag-yellow na sila. Kasi malamig na sa gabi. Bumababa na nga ng 18 degree.
Ganun, 18 degree. Ayan, dami nila. Ayan, ito na siya, guys, yung aking harvest. Yun, kahit paano, hindi ko kalain mabuhay sila eh. Dahil ano yung kanilang ano, status is medyo parang na over sila sa lamig. Hindi ko nga akalain na magkaroon pa ako ng ganito. Yung iba pinamigay ko, sabi nila naging successful naman daw yung pagtanim nila. Then, yun, para next year mayroon kang maitatanim ulit, kailangan mo mag-transplant sa paso. Kasi pwede mo siyang ilagay. Kung may greenhouse ka, ilagay mo siya sa greenhouse. Kung wala naman, maghanap ka ng warm place sa bahay mo, dun mo siya ilalagay yung puno. Ayan, guys, kahit paano, diba? Isang ganito. Ayan. Aking na-harvest. Tapos, meron akong pang-frozen na plastic. Ayan. Ayan. Tapos, habang winter, tapos pag ubos na yung frozen ko, like this one, konti lang yung na-harvest ko. So, mabilis lang maubos to kasi araw-araw kami gumagawa ng lemon grass tea. So, may nabibili sa supermarket. Siguro pinakita ko na sa inyo before. Ano siya, made from Vietnam. Pero, kahit paano, okay na rin. Pero actually, hindi talaga satisfied. Maliban, iba talaga yung feeling mo, yung safe, feeling safe ka kasi organic. Diba? Pero, no choice, kundi bumili ako ng ganito. Kasi ginagamit ko rin siya sa pagluluto. At saka yun nga, every night, naglilaga ako ng ganito. Dalawang piraso na ulo. Ayan, dalawang piraso na frozen. Kasi bumibili ako. Medyo mahal din siya. Hindi siya ganun nga, ano, mura. Baga, syempre imported siya. Kaya, mahal na rin siya. Tapos, guys, ito yung style na aking ginagawa. Kinakat ko siya ng ganito kahaba. Ganito siya kahaba. Tapos, basta wag sobra kasi kapag may side effect din ang lemongrass, guys, kapag nasobrahan ka. So sa mga gustong gumawa ng lemon tea, lemongrass, mag-search kayo sa mga pages or yung sa Google, yung mga sulat or write ng mga expert na sa Google, i-search ninyo kung ano yung mga side effect ng lemongrass kapag na-over ka. So, ang suggested niya is tatlong ulo within one day is good enough for one day supply. Kasi antioxidant siya, guys. Pag sinabing antioxidants, overall health na natin yan, pwede niyang tulungan. Antioxidant pangkontra sa mga mabubulok at pangkontra sa mga nabubulok na sa loob ng ating katawan. Ating katawan, guys, ay napaka-sensitive. No, kahit nga buto natin, kahit alam natin yung bones natin ay strong, mabubulok at mabubulok pa rin yan kapag ka hindi healthy ang ating immune system. Ganun. Ayan, guys, ganito kadami, isang ganito ng kamay ko, isang lagaan namin, tapos tatlo na kaming iinom yan. Ganun. Tapos, syempre, sayang siya, isang lagaan lang, minsan ginagawa ko siyang twice lalagayin, hanggat may kulay siya at amoy, meron pa rin yan siyang, tawag doon, mayroon pa rin yan siyang nutrients, kumbaga, ganun. So, tinitipid ko talaga maigi. Tinitipid ko siya, hindi ko siya basta-basta na sinasayang. Kasi nga, mahirap mag-grow ng ano dito, lemongrass. Mahirap mag-grow, tapos mahal kapag bibili ka, tapos frozen, then hindi pa siya organic. So, since ito ay organic at sariling tanim ko, walang fertilizer, wala akong ginagamit na fertilizer sa mga tanim ko. Yung mga ilalagay ko lang dyan is yung mga pinagbalatan ko ng aking mga niluto, tapos yung mga dahon din na nalalata lang dyan, yung katulad sa strawberry, hinahayaan ko lang malata yung dahon niya, yun yung nagsisilbing abuno sa aking mga tanim, ganun. Kaya maraming insekto sa aking mga tanim dahil nga hindi ako gumagamit ng fertilizer. So, ganun ang ginagawa ko. Since 2019, ako nakikinabang sa lemongrass na dala sa akin ng kapatid ko na ano, dumaan sila dito bago sila bumalik sa Canada. So, yun. Napaka laking tulong nito sa amin. Kasi nga, sa akin na kwento kanina na ito lang ang tumulong sa amin para gumaling kami rin sa ubo namin. Sobrang hard ng ubo namin. Walang plema. Pero talagang as in, tapos nahihilo ka na lang sa kakaubo. Tapos, yun, sumasakit ang likod mo, balikat mo, parang biwang po sumasakit na rin. Tapos yung mga bata, nagreklamo sila na nahihilo nga daw sila sa ubo na yun. Tapos, sabi ko, kung pupunta tayo ng view-in, sigurado na mayroong makita sa atin, baka mamaya sa view-in, sa hospital, i-confine tayo, mahirap na. So,
yun, nag-search ako ng mga, ano, mga benefits ng lemongrass na to. Tapos, nakita ko siya na maganda siya sa ubo, ganyan. Tapos, marami pa siyang ibang benefits. So, yun yung ginawa kong tea namin araw-araw. So, ganyan lang siya, guys. Tapos, ilalagay ko yan siya sa prusen. Tapos, everyday na maglaga ako, kukuha lang ako ng mga kapadami. Ganyan, isang ganyan ang kamay ko. Yun na yung magiging tea namin after na kumain. After kumain yung pag-take namin ng lemongrass tea. Yan guys, ipapatuloy ko itong ginagawa ko. Then, tatapusin ko ito sa aking replanting, sa aking lemongrass. So, hindi pa dito magtatapos. Continue watching. Ito na guys. Hindi na ako bumili ng bagong planters kasi may mga planters na ako dito. Kaya lang, I need to throw or set aside the soil kasi meron na itong itlog ng Japanese beetle. Yung itlog niya is magiging uod na puti. Tapos, kakainin nila yung halaman. So, yun. Yung isang ito. Meron na itong itlog. Kaya yung nakatanim dito is namatay na. Yan. Kailangan ko silang, ano, nung nakaraan nagtanggal ako eh. Ilang piraso nakita ko. At syempre, may natira pa rin dyan. So, kailangan ko silang i-set aside yung soil. Then, bumili ako ng bago. Wala akong makita. Harap tayo. Ipapakita ko sa inyo yung ano, egg ng Japanese beetle. Ayan guys. Nakita nyo siya. Ayan. Ang kanilang ano neto, mother, is yung kulay green na tinatawag sa English ng Japanese beetle. Yung kumakain ng ano, yung itlog, yung mother nila is may pakpak, lumilipad. Beetle nga siya, diba? Yan, pinapatay ko yan isa-isa kasi grabe yan. Yung nakatanim dito na strawberry, wala na. Like that one. Yung ugat niyan is wala na. Pati yung nandito sa planters na to, wala na. Naubos na. Kinain na nila. So, yearly ako bumibili ng bagong lupa para sa aking ano, replanting. Yan, wala na yan dito. Kinain na nila. Ayan, ang laki na oh. Ang laki na niya oh. Ayan yung number one enemy ko sa aking garden. Every end of summer, pupunta yan sila dito. Tapos, mangingitlog sila dito sa planters kasi ang planters kasi during winter is medyo warm siya. Tapos, ang pinaka-favorite nilang kainin is yung aking strawberry. So, ngayon, bumili ako ng bagong lupa para sa aking replanting ng aking lemongrass. Ang lemongrass ko ang pinaka-importanting tanim sa aking garden. Ganun. Then, samahan nyo ako hanggang sa dulo ng aking shiso. Ang bango niya. So, ayan siya. Akin to siyang i-replant. I-replant ko na lang siya. Kailangan ko ang kaso. Actually, mamamatay din naman sa ano, winter. So, for a while, pati may malunggay. May malunggay pang isang puno dito. Yung kanyang mga kasabayan is malalaki na. Siya ay nanatili na malit. Maganda ang kanyang pag-grown. Kasi hindi ako sure sa lupa na ito eh. Sigurado itong may itlog ito na. Ayan nga, meron nga siya. Meron nga siyang itlog. Meron siyang itlog. Kumbaga, napisa na yung itlog niya. Nagiging uod na. Namamatay lang din naman ito. So, for a while lang sila nandito. Ayan, ang dami nga niya. Oh. Yan yung medyo risky ang pagtanim ng lemongrass dito. Hindi siya easy na uri ng ano kasi nga pang ano lang siya, tropical country lang siya. Yung whole year mainit. Ito kasi snow. Snow kasi ang area na to, so mabubuo kaya. Kailangan bumili ng bagong lupa sa isang taon. Yung lupa na akong ginamit ngayon, inaano na siya ng insecto, yun nga yung Japanese beetle.
siya, guys. Ang aking kinap nung isang araw, yan, as I've said, magkaroon siya ng bagong tubo na dahon. Mahaba pa yan hanggang sa mag-start ang taglamig. Yan. Actually, ang tinanim ko dito, guys, ano lang, isang puno lang talaga, as in, isang ulo lang talaga. Isang ganito lang siya. Isang ganito. Tinanim ko, isang ganito. Tapos yun nga, ang kanyang magiging seedlings, ang dami. Ganun lang, hindi siya mahirap itanim. So, yun nga lang, ang kalaban mo lang dito is taglamig. Hindi siya mahirap itanim. As I've said, sa Pilipinas, hindi nawawala ito sa aming, ano, sa aming farm, sa aming taniman, sa aming uma. Kumbaga sa Bisaya. Sa Bisaya, uma. Ganyan lang siya na tinanim. Hindi mo, ang dami na nito eh. Actually, ang dami kong pinamigay dun sa mga friend ko. Then, yun nga, sabi nila, okay naman daw ang kayo ng pagtanim. Sana next year, mayroon din silang magiging siblings. Yun. Ganito lang, isang punong ganito. Tanim mo siya. Ang dami nang maitanim sa isang puno. Ang dami nang, isang puno lang siya. Dinanim ko nung tagsibol. Tapos, ganito na kadami yung kanyang siblings. Para ilagay ko siya sa planters para mailagay ko dito sa tabi ng bahay namin. Kasi ito lang yung part ng bahay namin, yung naiinitan dahil nga may malaking bahay yung pader na yan, napakalaking bahay. So dahil diyan naiinit na ano siya na ano ba yun, yung kanyang shadow, yung reason kaya hindi naaarawan yung lugar namin. So, para next year, hoping na hindi ganun gaano kalamig. Nang sa ganun, next year, mayroon ulit akong dahon ng lemongrass. Risky ang pagtanim ng lemongrass dito sa Japan. Kasi nga, wala akong greenhouse. No? Ayan na, ang dami ko nang itatanim ulit. Tapos meron pa akong dalawang puno na tinira dun. Kasi kailangan nila na pag nasa lupa, marami sila para makover nilang isa't isa. So, it's either 50% man ang mamatay, pero at least merong matitira. So, ganun. Kumbaga, ano lang, tiyagaan lang. Para actually, ang lupa ko, guys, I buy this worth of sa Pilipinas, peso is worth of 400 peso. Ang dalawang, ano na to? Ang dalawang plastic na to. Dalawang klase siya. Ito mahal. Ito naman medyo cheap. Depende sa quality ng lupa. So, kailangan mo magtyaga para mayroong ilalaga. Ganun. Tapos ito naman siya. Ano siya, magaan siya kasi sa soil. Iba yung kanyang texture. Hindi, pakita ko sa inyo. Ito yung kanyang pinagkaiba. Pakita ko sa inyo. Ito yung pinagkaiba niya. Medyo may, ano siya, soil. Ay, ano ba ito? Parang magaan na stone. Tapos ito naman siya, plain na soil lang talaga. Yun yung pinagkaiba nilang dalawa. So, organic the best. Kaya medyo kahit mahirap matrabaho, pero mas maganda yung may sarili kong tanim. Tama lang siya. Pag sobra talagang lamig, as in dry yung ano, dry yung sobrang lamig, talagang matatalo ang tanim.
So hopefully this year yung winter hindi ganun ka lamig. Tapos yan, kuha ka lang ng isa. Tanim mo lang siya dito. Kumbaga ano lang to eh, pansamantala dito siya itatanim. Hindi talaga ito yung magiging taniman niya. Tapos once a week siya didiligan. Kumbaga pansamantala lang ito. During winter lang nandito sila. Then pagkatag sibol na, isa-isahin ko silang tanggalin, tapos ilalagay ko sila sa mga party ng aking garden, party kung saan yung naiinitan lagi, doon ko sila itatanim. Last year guys, ang dami kong na-harvest, ang dami kong na-prusen last year. Nakapamigay pa ako ng prusen. So ngayon, dahil nga ako'y namigay, kaya hindi ganun kadami yung aking na-harvest na dahon nung nakaraan. Pero satisfied na rin ako. At least, meron. Ganun lang. Tsaga-tsaga lang. Kailangan mo magtsaga para meron kang sarili tanim. Itong anak ko. May na pa yung anak ko. Ano ko yan? Gamitin ko lang yan sa luto. Kasi sobrang laki niya. Parang mahirap siyang magkaroon ng bagong ugat. Sobrang taba niya. Yan. Sa mga countries na mayroong summer, kung mayroong kayong mabibiling tanglad, kasi ang tanglad guys napaka-useful. Hindi lang siya pang spice, kundi napaka-useful niya. Healthy na tea ito. Yan, ganyan lang. Ganyan lang siya, tapos diligan mo siya every week. Every week mo siyang diligan. Okay na siya. Yun. So ayan, ito bali yung front door namin. Tapos kasi malamig yung syempre lupa, lalagyan ko siya ng karton. Tapos saka ko siya ipapatong sa taas. Ganyan. Kasi ito yung part na to ang naaarawan, medyo mga 5 oras siguro bago maghapon. Yun. Dito ko lang sila ilalagay. Kasi ito lang yung part ng aming bahay na naiinitan. Hindi siya pwede sa loob ng bahay, walang space. Sobrang liit ng bahay namin. So hindi sila pwede sa loob ng bahay. Kasi yung iba, nilalagay na sa loob ng bahay daw during winter. Eh, sa amin walang space yung loob ng bahay namin, so nasa labas lang. Tapos didiligan mo siya. Ganyan na. So yan na guys, yung aking replant ng aking pinakamamahal na lemongrass. Kasi napakalaking bagay niyan sa buhay namin. Then ito pang spice ko na lang to. Pang spice or di kaya pang tea. Yan guys, maraming salamat sa mga nanood hanggang dulo. Hanggang dito na lang ang aking second premiere na ito. Naway inyong nagustuhan ang aking mga pinapalabas at lahat kayo guys ay meron na namang free WH, 5 oras may harang o wala, kasi kahit naman monetize or kahit hindi monetize ngayon kasi may harang na. So ang ginagawa ko is para pantay tagli 5 oras bawat channel. So salamat sa iyong pagtambay mula umpisa hanggang dulo, at sa mga dumaan lang salamat din, parte pa rin kayo ng views. Thank you so much. Until here, naway inyo nagustuhan at hanggang sa muli, isa-isahin ko kayong bigyan ng VWH. Then sa aking FB wall ninyo makikita ang yung proof. Bisitahin nyo lang ang aking FB wall na Cole Joycy Channel at doon nyo makikita ang proof ng inyong channel na na-played ko.
At the same time, na ipopromote ko rin kasi marami din akong FB friend na mayroong mga channels. So, na ipopromote ko yung inyong channels at nabibigyan ko kayo ng PrayWH at na isha-shoutout ko kayo. Then, help each other para sabay-sabay tayong aangat. Thank you so much. Until here, bye-bye. Thank you guys.